Magandang araw mga ka-recap, kumusta? Nolfi Recap ang inyong lingkod. Ito ay kwento ng mga mag-aaral mula sa paaralan ng mga atleta kung saan naglakbay sila sa oras ng nakaraan at napunta sa gitna ng digmaan sa panahon ng 15th siglo. Pero bago natin simulan, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, please like, subscribe at pindutin ang kampana para updated kayo kung may bago akong video. Salamat! Nagsisimula ang pelikula sa isang prestihiyosong paaralan ng Japanese athlete, na ang Seitoko. Isang tag-ulan, nakatayo sa bubong ang isang estudyanteng nagngangalang Fuo. Siya ay isang kendo major at may dalang isang bag ng mga supply, kasama ang isang espada. Biglang tumama ang kidlat sa isang napakalaking bato sa harap ng paaralan na lumilikha ng hanay ng misteryosong enerhiya. Tumalon si Fuo sa gusali at ito'y lumutang dahil sa lakas ng puwersa nito. Inutol ang eksena sa pagkaraan ng isang taon. Nawala si Fuo noong araw na iyon at nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ipinakilala kami sa pangunahing tauhan ng pelikula at siya isang archery major, si Aoi. Siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa kanyang klase ngunit walang tiwala sa kanyang kakayahan. Dahil sa parehong dahilan, hindi niya nagawang manalo ng anumang mga kompetisyon para sa kanyang sarili o para sa paaralan. Ang nakababatang matalik na kaibigan ni Aoi na si Haruka ay kaklase din niya at palaging hinihikayat siya na magpursige. Isang normal na araw sa paaralan ng Seitoko kung kailan biglang tumama ang kidlat sa mahiwagang bato sa pangalawang pagkakataon. Sinusundan ito ng malakas na pag-ulan na ikinagulat ng lahat dahil ito ay isang maliwanag na araw ilang segundo lamang ang nakalipas. Sa lalong madaling panahon, nalaman ng mga estudyante na ang mga patak ng tubig ay isang mainit-init pala na dugo. Bago nila maunawaan kung ano ang nangyayari, daan-daang kuleglig ang nagsilabasan sa lupa at lumilipad kung saan-saan. Pagkatapos, ang mga gusali sa paligid ng paaralan ay nawawala at napalitan ng isang malawak na kagubatan. Habang ang mga manlalaro ng football ay nagmamasid sa kagubatan na nalilito, isang grupo ng mga samurai na nakasuot ng tradisyonal na pananamit ang lumabas sa maambon na paligid. Agad nilang sinimulan ang pag-atake sa mga estudyante ng sunod-sunod. Ang kaguluhan ay naganap sa mga samurai na kumalat sa paligid ng paaralan at marahas na pinapatay ang lahat sa kanilang madaanan. Sinubukan ni Aoi at Haruka na iligtas ang kanilang buhay ngunit nahuli sila ng isang mamamatay tao. Nagawa niyang hiwain ang palad ni Aoi ngunit bago siya makadapo sa pangalawang pag-atake, iniligtas sila ni Kota. Si Kota ay kaibigan ni Aoi at ang kapitan ng Kendo Club. Bilang isang bihasang manlalaban ng Kendo, talagang siya ang isang taong makakaligtas laban sa mga mananakop. Tumakbo ang tatlo sa isang medyo ligtas na silid-aralan kung saan tinakpo ni Haruka ng panyo ang pinsala ni Aoi. Plano nilang manatili doon hanggang sa ito ay ligtas ngunit mabilis itong natuklasan. Habang tumatakbo palayo, nag-aalok si Kota na labanan ang kaaway at hiniling sa kanila na kunin ang kanilang mga armas mula sa archery club. Tumakbo si Aoi at Haruka papunta sa club habang nasasaksihan ang mga tambak ng katawan ng kanilang mga kaklase at guru na nakahandusay sa lupa. Interesado din si Aoi sa kasaysayan ng Japan at sa mga bayani ng nakaraan. Sa paghusga sa mga sandata ng mga mananakop, ipinapalagay niya na sila ay mula sa panahon ng digmaang Okahazama. Ang teorya ay nakakabaliw dahil ito ay nangangahulugan na ang buong paaralan ay may oras na naglakbay sa nakaraan. Sa lalong madaling panahon, ang mga nakaligtas na mga mag-aaral ay binunuo muli ng kanilang sarili at nagsimulang lumaban gamit ang kani-kanilang mga lugar ng kadalubhasaan. Ang mga pinuno ng iba't ibang club tulad ng boxing, fencing, at martial arts ay nagsasagawa ng inisyatiba upang labanan at iligtas ang iba. Sa isang punto, ang labanan ay lumipat sa football field at nagiging mas marahas. Papatayin ng isang samurai ang isang babae na saktong nasa linya ng pag-atake ni Aoi. Gayunpaman, siya ay nagtulala at nailigtas sa halip ni Haruka ang babae sa mga huling segundo. Sinampal niya si Aoi sa mukha, inutusan siyang makipagsabayan sa kanyang pagkilos. Ang pagiging nerbyoso ay isang simpleng kompetisyon sa archery ay katanggap-tanggap ngunit dapat niyang matutunang protektahan ang isang kaibigan na nangangailangan sa anumang paraan. Bigla silang nag-ambala ng pagdating ng isang nakamaskara na warlord na nagngangalang Yanada. Inutusan niya ang mga estudyante na isuko ang kastilyo, tinutukoy niya ang paaralan.
Hinihiling ni Kota sa lahat na manatili sa kanilang pwesto ngunit napakaraming mga kaaway at napakakaunti lang nila. Biglang naghagis ng maliit na bambang pampausok ang science club mula sa bubong at tinakot ang mga sinaunang sundalo. Gagantay na sana si Yan Ada nang sabihin sa kanya ng isang impormante na ang hukbo na pinamumunuan ni Lord Matsudaira ay papalapit na sa kastilyo. Si Yamada at Matsudaira ay may isang taon na tunggalian, at alam ni Yan Ada na ang laban sa hukbo ni Matsudaira ay magiging katapusan ng kanyang mga tropa. Kaya naman, tinawag niya ang kanyang mga tao na umatras subalit bukotin ang sinumang nakaligtas hanggat maaari. Sinisikap ng mga estudyante na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga kaibigan ngunit mapoprotektahan lamang ang ilan. Mahigit isang dosenang estudyante ang nadukot habang ang iba ay walang magawa kundi umiyak. Matapos uminahon ang lahat, sinuri ng isang estudyante ang paligid ng paaralan gamit ang drone at nakitang nawala na ang buong lungsod. Ang natitirang gusali ay ang kanilang paaralan. Ilang sandali pa, dumating si Lord Matsudaira gaya ng inaasahan. Hindi tulad ng mga tropa ni Yan Ada, ang kanyang mga tao ay hindi marahas ngunit itinutulak nila ang mga estudyante sa basketballan para sa kaligtasan. Nagsimulang magpanik ang mga estudyante, hindi alam kung nasaan sila at kung saan dinala ang kanilang mga kaibigan. Upang mabawasan ang kanilang pagkabalisa, nagsalita si Aoi dahil siya ang may pinakamaraming kaalaman tungkol sa sinaunang Japan. Inihayag niya na nakarating sila sa 15 siglo na kilala rin bilang panahon ng Sengoku. Malapit nang magaganap ang labanan ng Okazama na siyang pinakanakamamatay at pinakamalupit na digmaang naharap sa Japan. Ang masaklap pa, parang ang paaralan nila ang pinakasentro nito. Ang labanan ay sa pagitan ng angka ni Oda at ng angka ni Imagawa. Ang lalaking umatake sa kanila kanina, si Yan Ada, ay isang kaalyado ng angka ni Oda na sa huli ay mananalo sa labanan sa kabila ng pagiging dehado. Bukod dito, ang lalaking kasalukuyang nag-hostage sa kanila na si Matsudaira ay kaalyado ng angka ni Imagawa na sinasabing matatalo sa digmaan. Kahit na matalo sa digmaan, si Matsudaira ay magiging isa sa tatlong mahusay na tagapagbuklod ng Japan na humubog sa bansa sa kung ano ito ngayon. Kung ang mga mag-aaral ay mananatili sa paaralan, sila ay mapupunta sa gitna ng labanan at malamang na mamatay. Natarante sila at nagsimulang mag-alsa ngunit pinigilan ni Kota ang lahat. Ipinaalala niya sa kanila na ang anumang desisyong ginawang Madalian ay maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay bago pa man ang labanan. Ang matalinong hakbang ay ang payagan si Aoi na bumuo ng isang plano dahil alam niya ang eksakto kung paano gaganapin ang labanan. Ang presyon ng pag-asa ng lahat ay tila sobra para kay Aoi ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Hazuka kanina at huminahon siya. Siya at si Kota ay hinarap at nagpakilala sa kanilang sarili kay Matsudaira bilang mga pinuno ng kanilang grupo. Dahil hindi sila kabilang sa alinman sa mga naglalaban ng angkan, naisip ni Matsudaira na nagsisinungaling sila at inutusan ang kanyang mga sundalo na patayin sila. Mabilis silang pinahinto ni Aoi sa pamamagitan ng pagmumungkahi na magtulungan sila. Alam niya na ang kasalukuyang layunin ni Matsudaira ay maghatid ng mga gamit sa digmaan sa isang kastilyo ng kanilang mga kaalyado. Gayunpaman, ang puwersa ng kaaway ni Oda ay nagtayo ng dalawang kampo sa harap mismo ng kastilyo upang ihinto ang koneksyon nito sa iba pang bahagi ng mundo. Iminumungkahi ni Aoi na salakayin nila ang unang kampo upang ilihis ang atensyon ng kaaway habang palihim na inililipat ng pangunahing tropa ang mga supply. Sigurado siyang gagana ang plano dahil nalaman niya ito sa mga aklat ng kasaysayan. Ibinunyag ni Matsudaira na ang mga nakidnap na estudyante ay itinago sa parehong kampo kaya hindi lamang ito magiging isang patibong kundi isang rescue mission. Pumayag siya na makipag-deal sa mga estudyante at pinuri si Aoi sa kanyang mabilis na pag-iisip. Gayunpaman, ang mga tao ni Aoi ang dapat na pumunta sa misyon dahil ayaw ni Matsudaira na madumihan ang kanyang mga kamay. Matindi din ito si Uncle Matsudaira. Ang mga miyembro ng ilang club ay buong tapang na nagboluntaryong makilahok ngunit kulang pa rin sila kumpara sa 500 hukbo ni Oda. Inaasahan ng lahat na sasali si Aoi ngunit ginulat niya ang mga ito sa kanyang kaduwagan, na sinasabing kailangan niyang manatili sa paaralan upang makahanap ng paraan upang makauwi. Sa ibang lugar sa kampo, ang mga estudyanteng dinukot ay itinapon sa mga kulungan. Ang mga lalaki ay pinapahirapan ng ilang oras na walang pagkain o tubig habang ang mga babae ay pinagsasamantalahan.
Sa gabing din yun, ang mga estudyante ay nagsisindi ng apoy sa football field na naghahanda para sa nalalapit na labanan. Sinabi ni Haruka kay Aoi na mayroon siyang higit na potensyal kaysa sa inaakala niya. Gusto niyang harapin niya ang kanyang mga takot at pumunta sa labanan para sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, nag-ipon ng sapat na lakas ng loob si Aoi at pumayag. Sa sumunod na eksena, gumawa siya ng detalyadong plano, na nagtalaga sa bawat mag-aaral ng isang gawain kung saan sila pinakamagaling. Pumipili din siya ng ligtas na lugar kung saan sila dapat magtipon kung sila ay maghihiwalay. Para sa buong gabi, ang grupo ay naghahanda para sa labanan at paglusog sa kampo ng kaaway sa umaga. Samantala, ang mga dinukot na estudyante ay inaabuso ng mga sundalong Oda. Pinatay nila ang isang batang babae kagabi matapos siyang abusuhin ng maraming oras at pagkatapos nagsundo pa ng dalawa pang babae. Biglang dumating ang emperor ng angka ni Oda, si Nobunaga at pinatay ang sarili niyang mga sundalo, na sinasabing hindi niya pinapayagan ang makahayop na pag-uugali laban sa mga babae kahit na sila ay nasa digmaan. Kalaunan ay sinamahan siya ng isang sundalo na nagngangalang Toyotomi. Sa kabila ng pagiging mula sa karibal na angkan, si Toyotomi at ang emperador ay magkakapit-bisig kay Matsudaira sa hinaharap at ang tatlo ay ang magiging mahusay na tagapagbuklod ng modernong panahong Japan. Sila ang pinakamahalagang karakter sa kasaysayan ng Japan at hindi dapat mamatay sa paparating na digmaan para manatiling pareho ang kasaysayan. Samantala, sa paaralan, nalaman ng mga estudyante na ang paglalakbay sa oras ay posible dahil ang kidlat na tumama sa sagradong bato ay nabago ang magnetic field nito. Kung muli nilang matamaan ito ng parehong lakas, may pagkakataong babalik sila sa hinaharap. Matapos malaman na ang susunod na pag-ulan ay magaganap sa tanghali bukas, nagsimula silang gumawa ng mga tubo ng kidlat. Isang lalaki mula sa sports club ang umalis upang hanapin ang rescue team at ipaalam sa kanila na bumalik bago magtanghali. Gayunpaman, nasira ang kanilang plano nang ang rescue team ay inatake ng mga tropang Oda na pinamumunuan ng huling mahusay na Unifier, si Toyotomi. Isang labanan ang naganap at si Haruka ay nakuha ng mga kalaban. Sinubukan ni Aoi na patayin sila ngunit natakot siya na ang palaso ang tumama kay Haruka. Napansin din ni Kota ang kanyang pakikibaka at tumakbo upang iligtas siya at sa halip siya ang nasaksak mula sa likod at mapatay. Habang dinadala ng mga kaaway si Haruka, pamana si Aoi sa unang pagkakataon. Natamaan nito ang isang lalaki ngunit nakatakas pa rin sila. Nawasak si Aoi sa kanyang kaibuturan at sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at pagdukot kay Haruka. Walang magawa ang rescue team pabalik sa kampo ni Matsudaira at Samilong. Kalaunan ay nakita ni Matsudaira si Aoi na umiiyak sa tabi ng puntod ni Kota. Nangako siyang gagawing mapayapa ang Japan at sinimulan niyang turuan si Aoi ng sining ng Kendo. Si Aoi ay dating nasa Kendo Club kasama si Kota noon paman. Binabalik-balikan niya ang mga bagay na itinuro sa kanya at nagsanay buong gabi. Samantala, itinapon si Haruka sa kulungan kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Ang warlord na si Yanada, na gumawa ng unang pag-atake, ay dumating at masaya na makitang buhay pa ang mga bilanggo. Inalis niya ang kanyang maskara sa unang pagkakataon at ipinahayag na siya ay si Fuo, ang estudyanteng tumalon sa bato sa pasimula ng pelikula. Isa siyang psychopath na alam ang tungkol sa sagradong bato at mga kapangyarihan nito. Sinadya niya itong gamitin para pumasok sa 15th siglo at baguhin ang takbo ng buong kasaysayan ng Japan sa kanyang kaalaman sa nakaraan. Kinukot siya niya ang kanyang mga dating kaeskwela sa pagiging walang muwang at gusto niyang makilala bilang isang pinuno sa hinaharap. Ang kanyang mga prinsipyo ay nakakakilabot at tiyak na gagawing mas masahol pa ang Japan kung gagawa siya ng mga pagbabago sa napakahalagang panahon sa kasaysayan. Kinaumagahan, ang rescue group na pinamumunuan ni Aoi ay handang makipaglaban muli. Nilapitan sila ng impormante na ibinunyag na 6 oras na lang bago ang pag-ulan na maaaring huling pagkakataon na nilang makauwi. Pinagulo ni Aoi ang mga tropa at sinimulan ang pagsalakay. Ang grupo ay naghihiwalay sa 3 koponan, ang una ay ang baseball team na direktang umatake sa kampo. Sila ay umaatake mula sa ilang yarda ang layo gamit ang naglalagablab na bola na nagbibigay sa kanila ng masigit na kalamangan. Ang 2nd koponan ay binubuo ng mga pinuno ng fencing at karate club.
Ang kanilang trabaho ay ang pumasok sa kampo at aatake mula sa loob. Ang huling pangkat ay binubuo ng pinakamatalinong miyembro ng grupo kasama na si Aoi. Sila ang maghahanap ng kanilang mga kaibigan at magliligtas sa kanila habang ang iba sa grupo ay ginulo ang mga kalaban. Ginagawa ng baseball team ang lahat ng makakaya nito at lumalaban hanggang sa huli. Sa huli ay nakontrol nila ang lugar ngunit karamihan sa grupo ay namatay o nasugatan ng husto. Samantala, napapaligiran din ang dalawang leader ng mga gwardya sa kabilang panig ng kampo. Nagawa nilang patayin ang isang bihasang eskrimador ngunit ang isa ay pumatay sa pinuno ng karate club. Galit na galit sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ang pinuno ng fencing club ay bumangon at buong lakas na lumaban. Malubhang nasugatan siya sa huli ngunit nagawa niyang patayin ang kaaway. Samantala, ang mga nakaligtas mula sa unang pangkat ay pumasok sa kampo at natagpuan ang dalawang dinukot na estudyante. Tuwang-tuwa sila sa loob ng ilang segundo bago natamaan ng palaso ang pinakamamahal na pinuno ng baseball team. Dahil alam niyang hindi siya makakaligtas sa pinsala, nagboluntaryo siyang ilayo ang mga arko upang ang iba pa sa grupo ay makatakbo sa kaligtasan. Sa ibang lugar, ang huling koponan kasama si Aoi ay pumasok sa pangalawang hadlang at nakitang mayroon pa rin isang tumpok ng mga sundalong kaaway na naghihintay upang labanan sila. Halos imposible ang kanilang panalo ngunit hindi sila umatras at walang takot na umatake sa grupo. Sa wakas ay narating nila ang kulungan at iniligtas ang mga nadukot ngunit si Haruka ay dinala ng dalawang gwardya. Sinundan sila ni Aoi at napapalibutan siya ng hukbo ni Fuo. Ilang segundo bago siya papatayin, dumating si Matsudaira kasama ang kanyang mga tropa at iniligtas siya. Ang matindi na labanan ay nagpapatuloy sa kanilang pagdating at ang mga mag-aaral ay nakakuha ng kumpiyansa na lumaban ng may kasamang gigil. Biglang naglabas ng ripple si Fuwa at pinaputukan si Aoi. Hamarang si Matsudaira sa daan at iniligtas siya ngunit binaril naman. Sa kanyang huling hininga, binigay niya kay Aoi ang kanyang espada at inatasan siyang tuparin ang kanyang pangarap na pagbubuklod. Ang kanyang pagkamatay ay nangangahulugan na nagawang baguhin ni Fuwa ang kasaysayan ng Japan magpakailanman. Dahil 3 oras na lang ang natitira para makauwi, hiniling ni Aoi kay Haruka na ibalik sa paaralan ang lahat ng nakaligtas. Plano niyang manatili hanggang sa mapatay niya si Fuwa at maipaghiganti ang pagkamatay ni Matsudaira. Sa susunod na eksena, magkaharap sina Aoi at Fuwa habang pinoprotektahan ng 3rd unifying leader na si Toyotomi si Fuwa. Sinasabi ni Fuwa na wala siyang pakialam sa kinabukasan ng Japan at pinatay si Toyotomi para gumawa ng isa pang malaking pagbabago sa hinaharap dahil lang sa kaya niya. Sa isang panghuling showdown, si Aoi ay sumalungat kay Fuwa ngunit hindi makasabay sa kanyang mga kakayahan. Bumalik si Haruka upang iligtas siya nang siya ay papatayin ngunit nasugatan ni Fuwa ang kanyang binti, na humiling sa kanya na lumayo. Biglang nakita ni Aoi ang lahat ng namatay sa digmaan. Sa panibagong motibasyon, inatake niya si Fuwa at balak kitilin ang kanyang buhay. Nakikita natin na si Toyotomi ay hindi papatay na nangangahulugan na may pagkakataon pang maulit ang kasaysayan. Pagkatapos ay ibinalik ni Aoi si Haruka sa paaralan bago tumama ang kidlat. Gayunpaman, nagpasya siyang manatili sa nakaraan upang palitan si Matsudaira at matiyak na ang Japan ay may magandang kinabukasan. Niyakap niya si Haruka bago nagpaalam. Pagkatapos, tumama ang kidlat at bumalik si Aoi sa nakaraan sakay ng kanyang kabayo. Ang eksena ay pinutol ilang linggo ang nakalipas kung saan ang paaralan ay patungo na sa normal pagkatapos ng napakaraming kaguluhan. Isang araw, nagbasa si Haruka ng isang artikulo tungkol sa larawan ng batang si Matsudaira na natagpuan sa isang makasaysayang lugar. Ito ay larawan ni Aoi na nakasuot ng pattern ng panyo na ginagamit upang takpan ang kanyang sugat sa labanan. Sa pagtatapos, napaluhas siya, ipinagmamalaki si Aoi sa pagtupad sa kanyang layunin. Anong aral ang mapupulot dito? Kung hindi tayo matuto sa mga pagkakamali ng kasaysayan, sa kapahamakan tiyak mauulit tayo. Maraming salamat sa panunod hanggang dulo. Kung nasiyahan man kayo sa ating kwento, magkomento lang sa baba at pwede nyo ring i-share sa inyong kaibigan, kapamilya o sa inyong kasintahan. Hanggang sa muli, paalam!